Good morning mga kapatid, nandito tayo ngayon sa kusina at tayo ay magluluto na naman. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo ang pagdikdik ng bawang para hindi na kayo mahirapan sa pag ano, sa tuwing magluluto kayo. Ganito lang ang gawin nyo. Eh, yan, magbalat kayo ng bawang at dikdikin nyo ng ganito. Ayusin na natin ating kamera. Yan. So na, may nadikdik na ako mga kapatid. Marami pa akong didikdikin. Dapat blender ang gagamitin ko kaso parang gusto ko lang magano para ma-exercise yung aking mga kamay. Ayan na mga kapatid, ayan, at iiponin natin yan para ilagay natin sa isang grapon. Didikdik pa tayo ulit. At pupunuin natin ng isang grapon ano. Yan. Ang aking pandikdik ng ano, bawang. Linagyan ko na lang to ng scotch tape kasi nabasag ito ng aking apo. So, pwede pa naman siya. Last na ito mga kapatid. Ito na yung ano ko, ang dami. So, ayan. So, ngayon, naanuhin na lang natin to. Pag natapos tayo dito, kukuha tayo ng malinis na grapon. Ilalagay natin siya. Tapos, lalagyan natin ng mantika. Ayan. Ilalagay natin dito sa grapon. Ayan.
Lagyan na muna natin ng tika yung loob. Mantika ito mga kapatid. So, ngayon, lalagyan na natin ulit. Ayan. Kasi kaya ko ginawa ito mga kapatid dahil napapagod na ako pag nagluluto ako, magdidikdik na naman ulit. So, ganito ang gagawin ko. Naalala ko ito dahil nung pinadalhan ako ng anak ko ng bawang, isang grapon, may mantika yun. So, bakit hindi ko gawin yan? Kaya ito ang ginawa ko. Lalagyan natin ng, ay didikdikin natin, busin natin pagdikdik yung binili natin na ano, at ilagay natin sa grapon. Pag nailagay na natin lahat ito sa grapon, lalagyan natin ng mantika. Pagkatapos, ilagay natin sa rape, sa frigidaire, para hindi siya masira. Kasi kung dito mo lang siya ilalagay sa labas, hindi mo ilagay sa frigidaire, masisira siya kahit may mantika. Mas maganda yung ilalagay mo sa frigidaire. Ayan. Hindi na ako mahihirapan mag-ano. Pag nag-ano ako, pag nagluto, yung ihiwain ko, sibuyas na lang. Hindi na ako mag-ano, magbabalat-balat ng bawang para dikdikin. So, ganito lang ang gawin nyo mga kapatid, mga katulad kong ina dyan na mahilig magluto. Ganito ang gawin nyo para hindi na kayo laging magdidikdik. Lagay sa grapon. Ayan. Itong grapon na ginamit ko, yung sa ano ito, sa nata di coco ito, yung pinag-anuhan ko nung ano, New Year. Hindi ko tinapon kasi nagbalak na akong mag-ano nito. Yan. Nagbalak ako magdikdik ng bawang. So ngayon, lalagyan natin. Ano, damihan nyo paglagay mga kapatid, hindi pwedeng konti-konti lang kasi andali lang, nilipat ko dito. Ayan, hindi pwedeng konti-konti lang dahil pag konti lang ang ilinagay nyo, parang wala rin ano, kwenta.
So, ayan. Kailangan umano siya sa ilalim. Kailangan natin para umano yung mantika sa ilalim. Kailangan mga kapatid, medyo ano siya, parang lilitaw siya dito sa ano, mantika. So, ayan. Pero dadagdagan ko pa ng mantika. So, dadagdagan pa natin. So, ayan, mga kapatid, tapos na ako. Lagayan ko talaga ito ng mantika, mga kapatid. Nilagayan din ako ng suka, toyo, patis, yan. So, ito, lalagay na natin sa rep. Ayan, inagay ko na yung aking ano, bawang. Kailangan yung hugasan na. So, ngayon, magluluto tayo ng teka lang. So, ayan, malapit na ako makaluto, mga kapatid, ng tosino. Ito rin yung paksiw ko kanina. Linagyan ko ng kamatis. Kasi gusto ko ng ano, paksiw na may kamatis. Ayan. Antay-antay muna tayo sandali, mga kapatid. Paubos ko lang yung tubig. Tapos na kanyang kumain, mga kapatid. So,
Liligpit ko na itong mga plato. Lagay ng plato kasi namin nandito sa taas. So, ayan. So, mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. God bless sa inyo lahat. Babay na lang sa inyong lahat, mga kapatid. So, kanina nagpagawa ako ng grepo dahil sira na yung grepo namin. So, ayan. Hinalitan ko ng tubo. So, yun lang mga kapatid. Babay sa inyong lahat. Hindi pa ako nakapaghugas ng ibang plato. Nandito. Maghugas pa ako sa maghugas pa ako sa mga kinainan. Kinainan niya ng apo ko dahil nahuli siya. So, nakatulog. Ako na lang maghuhugas. So, bye-bye mga kapatid. God bless sa inyo lahat. Ingat kayong lahat. Bye-bye.